Good morning, beautiful people! Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti at magandang kalagayan, magandang kalusugan po kayo. Kung ako naman, tatanungin niyo po o hindi po, ay okay pa rin po. Pagod lang po sa trabaho. Nako. Ay, wala na pa ng battery yung aking ano ah. Aking orasan. Ito po ay crystal rock quartz na ko di pa masabi eh. Ayan po yung rock quartz. Ganito pa lang mga bato kapag nakikita mo sa ano. Ganda. Oh, salamat naman beautiful people at sinimerte po kayo. Nagpapasalamat lagi ako at masaya beautiful people para po sa inyo na noon po ay napakabagal ng inyong swerte, ngayon po ay sinimerte po kayo dahil nakatanggap po kayo ng mutya. Meron po kasi akong subscriber, beautiful people. Sabi niya noon, ang bagal at saka walang ano daw po, yung suki o customer hindi na bumabalik sa kanila. Ngayon, nagkaroon sila ng ano po ba, ng mutya. Ang mga suki nila dati ay pumupunta ngayon sa kanila. Diba po maganda po yung mga ganoon sinyalis na dating mga suki ay nagsibalikan sa kanilang ano. Ewan ko kung anong mayroon siya, tindahan o restaurant. Di ko po alam, di ko po na ano kasi nasabi lang niya po yung mga suki daw niya po na dati na hindi na nakikita niya at hindi pumupunta sa kanila ay nagsisipuntahan na ngayon. Pero hindi ko po alam kung anong tinda niya po, no, o negosyo niya po. Kaya, ito ay para sa inyo po, para swertihin po kayong lahat. Yan po. Pantaboy po ng malas at pantawag po ng swerte po yun. Nako. Humanda-handa na kayo beautiful people at tayo po ay magwi-wish na naman po sa green na kandila po, no? Gaya yun po ba na masaya po ako kasi po yung anak din daw niya po ay ano eh naging mabait at naging masipag na raw po. Na noon daw po kasi hirap na hirap din po sila sa ano po pagbabudget po ba. Kasi po nagpapaaral po kasi siya ng anak niya. Hirap din sila kung saan nila kukunin yung pantuition po, no? Hindi daw kasi yung kanilang ano, yung kanilang pera kasi po yung ibabayad sa kuryente, ibinabayad po nila sa pantuition. Ang hirap daw po talaga nila noon. Hindi nila alam kung saan nila babudgetin yung pambayad ng pantuition pay sa mga anak nila at ang kuryente tubig. Kaya iyan ang pinag-aanuhan nila. Ngayon daw po ay
alam na nila kung paano budgetin ang pantuition at ang ano po, ang tubig kuryente na babayaran nila po. Tinan nyo nga naman, beautiful people, no? Totoo po yan kasi nanay ko rin. Naalala ko yun nung nag-aaral kaming apat eh. Pantuition buwan-buwan. Ang pinipili ni nanay, ang pambayad ng pantuition kasi para makapag patuloy kami ng pag-aaral kahit wala po kaming kuryente, kahit wala po kaming tubig, nag-iigib lang po kami sa kapitbahay. Kuryente, ang iniisip niya, magsindi na lang kami ng kandila o gas, ganyan po. Pwede na rin. Pero ang hirap, beautiful people, kasi di ba po, pag wala ka pong kuryente, napaka-init. Ang mga lamok, umuugong-ugong sa tenga mo po, bumabaswit-baswit at minsan, pak-pak, 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 sinasampal mo. Sinasampal mo yung sarili mo dahil yung lamok dumadapo sa pisngi mo, sa balat mo, sa kung saan-saan ang lamok dumadapo sa binti. Sa tapos pag nangagat traba ang katikate, di ba po? Naalala ko po yan noon, bata kami. Tapos nagkukulambo, ang init, Diyos ko. Hindi ka makatulog, paypay dito, paypay doon. Totoo po yan, beautiful people. Kaya maganda talaga pagka nasa ano ka, may ventilador ka o kaya naka-aircon ka eh. Kaya yung noon po na hindi ko po gusto yung buhay namin dyan sa, ano po no, hindi ko nilang po sabihin. Yung bata po ba ako, mahirap po talaga kami. Mabuti lang talaga marunong ang Panginoon Diyos po. Dinala niya po ako sa Europe. Totoo po yun, beautiful people. Pinaginhawa niya ba ang buhay ko po? Kasi po, dito po, hindi po kami nagkukulambo, hindi kami nagbibintilador pag natutulog po, no? Kasi malamig po dito, walang lamok. Kahit saan ka matulog dito sa sopa, sa sala ko po, o ano, walang lamok na magsasampalin mo yung... Minsan nasasampal mo yung sarili mo dahil yung lamok dumapo sa pisngi, sampal dito. Noon po ba? Totoo po yun. Kaya naalala ko po yung subscriber ko. Ang sabi niya, ngayon daw maganda na daw yung ano niya. Kasi ilang ano na rin sila. Siguro 5 buwan ko na yata na ipadala yung mga mutya sa kanya. Maganda kasi may mga trabaho na rin. Nakapag ano na rin po ba sila? Nababudget na rin po nila yung ano, pantuition at pang ano. Ganito, beautiful people. Kapag may sweldo po, halimbawa lang sa akin, beautiful people, kung ako po yun, ha? Siyempre po, ilalaan mo na po yung pantuition ng mga anak mo. Ilalaan mo rin po yung pambayad sa kuryente at tubig po. At ilalaan mo rin po yun, pambili nyo po ng pagkain. Ganoon po. Yung budget po ba? Itatabi nyo na po yan. Huwag nyo pong gagastusin yung sa susunod nyo pong pera. Halimbawa po, ngayon po, sumahod po kayo. Tapos po, dapat po nililista nyo po yan sa notebook, beautiful people eh. Ilista nyo po, ito pambayad ko sa tuition ng mga bata. At ito naman, kuryente, tubig, ganyan po, ito pagkain. Ganoon po, huwag niyo pong gagastusin kung ano man po yun kasi para po tuloy-tuloy pa rin po na mayroon kayong kuryente at tubig po na nakakabayad kayo. Tapos, yung tuition ng mga bata, alam niyo pong yun ay bayaran ng mga tuition ng mga bata, ay ibukod niyo po yun, huwag niyo pong gagalawin. Para magaang lang po ba ang buhay? Kasi po pag kayong ginastos nyo po yun kung ano-anong pinagbibili nyo, may nagustuhan lang kayo kung anong ano kinuha nyo. Dahil akala nyo magkakapera pa kayo. Eh hindi pala dumating yung perang hinihintay nyo. Yung perang uutangin nyo o yung perang may magbabayad sa inyo, hindi pala dumating. O paano po yun, di ba? Kaya lagi po yung nakalaan, wag na wag nyo pong gagastusin. Para ang sarap po ba ng ganoon, yung pera nyo ay nakalaan talaga sa mga bayarin,
na hindi kayo mahihirapan kung saan yung kukunin o uutangin para lang makabayad kayo sa kuryente tubig po, no? Kasi yan ang laging problema eh, ang kuryente tubig ang bayaran eh. Ako po kasi, ano po, dito po kasi nakabangko po lahat ng pera. Ngayon po, ang mga bayarin po dito, diretso na po lahat yan, kinukuha na po kagad sa bangko po yung ano po, yung mga bayarin sa upa ng bahay, kuryente tubig po, no, yung heater. Ganyan po, lahat dito bangko po kasi eh. Kaya, mas mayaman nga po ang bangko kaysa tao. Kasi po, ang tao, walang pera. Ang bangko, laging may pera po, yan talaga. Sumasahod ka po, no? Nasa bangko, kukuha ka lang po pagka yung cash kung kailangan mo, yung mag-withdraw po ba, ganoon. Card, ganyan po. Kaya, kapag hinold up ka, o ninakawan ka, wala po silang makukuha. Kasi wala kang pera dala-dala eh. Ganun po dito. Kaya malayo po yung holdapan o isnatser ba yun o yung huholdapin ka o nanakawan ka. Wala po. Kasi lahat nakabangko po eh. Yun lang din po ang maganda. Kuminsan naman po, may pera kang cash pero hindi lahat ang dala-dala mo, sweldo mo ay nasa bag mo po, no? Nasa bangko po talaga yan. Kaya, hindi ka talaga po halimbawa po, bayad ka talaga sa mga upa ng bahay, kuryente, tubig po, no? Hindi ka mamumroblema po kasi nakakuha na ng ano yung sa konto mo po eh, di ba? Hindi ka na, basta po may trabaho, ang mahalaga po kasi may trabaho ka, beautiful people eh. Kasi kung wala kang trabaho, paano nga naman makabayad sa upa ng bahay, kuryente, tubig, internet, telepon, di ba po? Kung wala kang trabaho, kailangan talaga may trabaho ka po eh. Dahil yung trabaho mo, kinukuha yung number ng konto mo para yung sahod mo, yung sweldo mo, diretso na po doon. Ngayon po, yung upa ng bahay mo, kuryente, tubig po, at saka kung ano-ano mga bayarin po, nandoon na po lahat. Hindi mo na po problemahin na, pupunta ako doon, magbabayad ako doon. Pupunta ako doon, magbabayad ako doon. Hindi po, dito po ay automatic na po. Pagka sinabing ganitong petsa, ganitong buwan, nakabook na po kagad yung mga bayarin po, ganoon. Kaya alam mo na po, titingnan mo na lang, ay wala, kinuha na pala yun. Kaya yung rest lang ng pera mo, yun lang po. Pero, ano po yan, halimbawa po eh, yung sahod mo, beautiful people, may hangganan din po ba? Halimbawa, ang ibig ko pong sabihin yung hangganan po ay, halimbawa po, may sobra pang sweldo sa pera mo, huwag mo po yung wi-withdrawin, huwag mo po yung gagastusin, hayaan nyo lang po. Sa susunod na buwan naman, sa sahod na naman pa po yung madadagdagan yung rest ng inyong pera po. Yun po ang magiging, ano nyo po, ipon. Ganoon po. Kasi po, kung alam nyo, may pera pa ako doon, bibilhin ko yung gusto ko yung ganyan. At hindi pa kayo makatulog at babalikan nyo pa rin po yung nakita nyo kung saan nyo nakita yung gusto nyong bilhin. Hindi po, kailangan po, waglit nyo lang, sa susunod na lang pag ako'y nakaipon na, kayang-kaya ko na yung bilhin kaysa ngayon na kulang na kulang at pagka binili ko yan, wala na akong pera sa aking konto o sa wallet ko, o sa pitaka ko, o sa bag ko, wala na akong pera, o sa bulsa ko, kapag kinuha ko pa yan, matatagalan na naman ako sumweldo. Ganun po ba? Isipin niyo po lagi ang positive, beautiful people. Huwag niyo po yung ubus-ubus po ba ng biyaya. Kasi biyaya po yan eh. Pinagtrabahuan niyo po yan eh. Kailangan po ay, ano niyo po ba? Yung ingatan nyo po ba na madagdagan pa at madagdagan? Kasi po, halimbawa po, gusto nyong mag-travel, gastos naman kayo ng gastos ng wala. Halimbawa po, bago pa ang inyong gadget o cellphone nyo, bago pa lang, ilang taon pa lang yan, 2 years o 1 year,
ang gusto nyo, bibili naman kayo ulit ng bago para pang pangmayabang lang po ba, para ipakita sa mga tao na puro bago ka, ganyan. Hindi po yun mahalaga, beautiful people. Ang mahalaga po, may ipon po kayo, kumakain po kayo ng wasto, at natutulog po kayo ng husto. Yan po ang pinakamasarap na buhay po. Na may pera na kayo, may ipon pa kayo, para kung ano man mangyari, mayroon po kayong na ano po, nabubunot o kaya po nakukuha o kaya po ay mayroon kayong nahuhugot na pera. Kaysa naman yung ubos-ubos kayo pagkatapos hindi nyo na po alam kung saan nyo kukunin ngayon yung perang ibabayad nyo o kaya yung pambili nyo ng gamot o kung ano-ano po ba. Kasi ubos-ubos po, alam nyo po, hindi po dapat ubos-ubos ng grasya. Kailangan po talaga laging nakatabi o itatabi nyo po ang mga susunod pang mga maliliit na perang natitira sa inyong sweldo po. Para hindi kayo magutom na gusto nyo bumili ng prutas, hindi nyo mabili-bili kasi kulang ang budget nyo. Gustong-gusto nyo kumain ng masarap, hindi kayo makakain kasi kulang na kulang yung budget nyo dahil binili nyo ng hindi nyo naman nagagamit po ba. Meron pa kayong bagong sapatos, ang gusto nyo, bibili na naman kayo ng ganong sapatos at bag o damit o ano, na hindi nyo alam na wala pala kayong pera sa wallet ninyo. Nakita ng tao, wow, bago yung suot niya, ganyan-ganyan, pero wala kayong pera. Mas maganda po yung kahit luma po at malinis yung mga damit nyo o sapatos nyo po, pero may pera naman ang mga wallet ninyo, ang inyong mga ano po, bulsa nyo may pera. Kaysa naman yung puro bago dito, tapos wala naman pala kayong pera. Alin ang pipiliin nyo po? Nakasuot kayo ng bago, tapos wala naman pera ang laman ng pitaka nyo? O luma ang inyong mga sapatos o bag o damit, pero ang wallet nyo naman po may pera? Diba po? Mas maganda po. Ang sa akin, beautiful people, ang pipiliin ko yung kahit mga luma ang mga damit ko, ang suot ko pabalik-balik o ano, pero maambulsa ko naman, may pera. Diba po? Yun ang pipiliin ko po. Kaysa puro bago-bago. Kasi, aanuhin mo yung mga ganun. Tapos, gusto mo bumili ng masarap na malaking isda. Hindi mo mabili-bili. Kasi, nabili mo ng walang kakwenta-kwenta at napagkagastusan mo ng walang kakwenta-kwenta. Lalo na po yung tao na nagpunta sa inyo, nanghiram sa inyo ng pera, malaki ang kanyang problema. Napunta po sa inyo ang kanyang problema po kasi pinautang nyo po siya, hayaan nyo po siya ang mamroblema sa utang niya po. Hayaan nyo po siya ang mamroblema sa problema niya po. Huwag kayo ang mamroblema kasi po tayo kasi pag hindi natin napautang, parang masakit sa atin, bakit ko ba hindi pinahiram, bakit hindi ko ba napautang tong taong ito. Ganun, di ba, beautiful people? Hayaan mo silang mamroblema. Unahin nyo po ang inyong mga sarili, beautiful people. Huwag nyo po unahin ang ibang tao. Kasi ang ibang tao, hindi naman po nakakatulong po yan eh. Nakakaperwesyo pa po yan. Totoo po yan, beautiful people, nakakaperwesyo po yung mga laging pupunta sa inyo, puro problema ang sasabihin, puro utang dito, utang doon, di ba, beautiful people? Perwesyo po yan sa inyo. Kayo ngayon ang problema, ang problema niya na solve, pero ang problema nyo, kayo ay nang problema. Kaya nga, beautiful people, huwag nyo pong kunin ang problema ng ibang tao po. Kailangan po, pwede rin po kayong, hindi po masama na tumanggi, hindi po masama ang, wala ako ngayon, sa iba ka na lang. Ganun po, hindi po yan masama na sabihin po. Kasi po, problema niya po yan, siya ang problema sa problema niya po. Huwag niyo pong angkinin ang problema po ng iba. Problema niya po yun, ang inyo po, asikasuhin niyo po ang inyo. Ganun po yun. Kasi po, walang wala na po kayo. Tapos may lumapit sa inyo, inano nyo po. Hindi po masama ang mabait na tao, beautiful people, pero ang sobrang kabaitan po ay inaabuso rin po ng tao. Kaya, siyempre, sa panahon ngayon, beautiful people, wala na pong ganoon. Totoo po yan. Pupunta, mangungutang,
Yan po ay mga negative po yan eh, na tao. Ano po ba yun? Nako, mahirap po yung ganun, yung pupunta sa inyo, mangungutang, tapos galit pa pag hindi pinautang, magtatampo, hindi nyo pinautang. Eh, magdasal, sabihin mo na lang, magdasal na lang po kayo o magdasal na lang siya para gumaan-gaan po yung kanyang problema po. Kasi talagang may ganyan po talaga eh. O kaya po, maligo po yan. Sabihin nyo na lang, maligo ka ng tubig na may asin para ikaw ay swertehin. Ganun po. Kasi sa akin, beautiful people, pagka inaalat-alat ako, talaga naman inaalat ka yung ang dami mong bayaran. Kasi po, minsan dito po, may bayaran po dito every 2 months. Ganyan po. Nagdaratingan po yan. Doble-doble po ang bayaran mo, no? Di siyempre yung naipon mo, napunta doon sa lahat ng bayaran mo. Di siyempre maghihintay ka ulit ng isang buwan para samahod ka naman. Ayun. Kaya, kailangan talaga yung lagi ka pong may nakatabing pera po eh. Kasi gusto mo bumili ng prutas, bumili ng tinapay o kung ano-ano po, no? O isda, nako, malaking isda, gusto mo magluto, bumili ng gulay. Hindi mo mabili, hindi mo yan makain kasi wala kang nakatabing pera po eh. Gusto mo bumili ng vitamin para sa sarili mo, para hindi magsakitan yung mga buto-buto mo, no? O kaya hindi agad-agad mag-ano yung mga balat mo, yung mabilis kang tumanda. Bumibili ka ng vitamin para sa balat, sa mata, sa kuko, sa buhok, kung saan-saan. Hindi mo yan mabibili kung wala kang ipon, wala kang pera. Ang bilis mo talagang tatanda. Ah, grabe ha po doon, napunta naman doon, oy. Ano ba yan, oy? Sige na, beautiful people, para na tayong gago eh. Okay, beautiful people, God bless beautiful people. Ako po'y nagpapasalamat po sa mga datihang kong mga subscriber ay nagbalikan po. Maraming salamat po kasi busy lang daw sila noon. Ngayon ay may time na sila. Ang iba naman po ay ang kanilang mga cellphone ay nasira na. At yung iba naman po ang sabi ay naano daw yung kanilang mga profile nila na wash out yata. Ewan ko, basta mga ganun po sabi nila ay... Ngayon po ay nagsisibalikan na po. Maraming salamat, beautiful people. Kaya, sa akin, beautiful people, ito po'y guide lang po, no? Gabay lang po ba? Wala po akong yung, sige, kumuha ka nito, sige, mag-ano ka nito, at iyan ay siswertehin ka. Alam niyo, beautiful people, ang swerte po ay nasa ating mga kamay po. Kung ikaw po ay masipag, kung ikaw po ay... marunong sa buhay po ba? Marunong kang humawak sa iyong mga pera o kaperahan po? Talagang yayaman, aasinso ka po, no? Pero kung hindi ka po marunong humawak, ay talagang waldas-waldas dito, waldas doon. Hindi ka nag-iipon. Ang gusto mo, bilhin ka agad, tapos kahit wala ka ng pera. Hindi po. Halimbawa, beautiful people, may pera kayo. Tama lang yung budget nyo. Gusto nyo bumili ng itlog. Ah, saka muna ang itlog. Gusto nyo bumili ng karne. Ah, saka na lang karne. Pag nadagdagdagan pa, pwede ka namang mabubusog sa tuyo o sa daing o sa gulay. Di ba po? Ganun po ba? Sa susunod, oh, may ipon ako. Ah, kaya ko nang bumili ng itlog, karne at isda, tuyo. Di ba po? Ganun. Pag may ano, nadagdagan yung ipon mo. Ganun lang po yun eh. Kumbaga po eh, huwag tayong masyadong ano po ba, maluho na wala naman tayong pera. Magluho-luho ka na lang, beautiful people, kung ikaw ay talagang may pera ka na. Sige na, beautiful people, mag-wish na po tayo sa green na candle po. Pagbilang ko po ng 3, sabay tayong hipan. Hipan po natin, okay? Mag-wish na po tayo.
Okay, beautiful people. Magbilang po ako ng tatlo. 1, 2, 3. Hipan po natin at tapos na po tayong mag-wish po. Okay, hipan po natin. Ayan po. Okay, God bless beautiful people. Kumain ng wasto, matulog ng husto po. Lagi po maghugas ng kamay. At syempre po, lagi po tayong magdasal. Lahat lang po ng nakikita nyo po, mga guide o gabay lang po ito. Okay, beautiful people, pero nasa Panginoon Diyos pa rin po tayo. Yan po ang ating gabay po, ang Panginoon Diyos po, Ama. Okay, God bless beautiful people. Ingat po.